lang sa Eastern Europe nang bibiktima ang human traffickers. Marami na rin silang Pinay na ibinabiyahe papuntang Egypt para ilegal na magtrabaho. Mula Lipa City, yan ang Balitang Global ni Jerome Padrikela. Naging OFW na sa Saudi si alias Amanda. Pero dahil walang trabaho sa Lipa City at single mom, pinatulan niya ang job offer ng isang recruiter sa social media. Kasi ang ganda ng offer niya sa amin eh. Kasi sabi niya, alam niyo ba yung sa Dubai? Ganun lang din. After 3 months, may visa na kayo. Yun, kaya pumayag kami. Mabilis ang alis, walang babayaran at may trabahong naghihintay sa Cairo, Egypt. Libre daw ang tirahan. Tatlo silang Pinay na umalis pa Dubai noong June 2017. Susweldo kayo ng $400 doon, meron kayong visa, may day off kayo, marami kayo doon sa isang bahay, palasyo siya. Tapos, sa Dubai ho ito? Hindi, Egypt talaga Egypt. Siya. Ang ruta ng mga human trafficker mula Pilipinas, dadalihin ang mga Pinay sa Dubai. Ililipad pa Jordan at ang final destination, Cairo, Egypt. Meron din kaming exit visa na tourist din, papapalabas ng Dubai. Pinapunit yun sa amin nang nasa aeroplano kami. Pinatapon yun kasi karamihan daw, yun ang ginagamit, hindi na tumutuloy ng Egypt. Kami, nagtuloy kami ng Egypt. Yan sila. Yan. Ang mga nagbebenta doon, ang mga katulong, kung naghahanap sila ng mga among mayaman, ibebenta kami. Wala pa silang amo pagdating ng Cairo. Ang Egyptian broker na nakuna ni alias Amanda sa kanyang cellphone ang nakipag-usap sa kanilang magiging amo. Dinala na agad kami. Wala silang office doon. Tapos pagdating doon, siyempre trabaho na agad. 2 months, so naghahanap na ako ng visa sa amo ko. Sabi ko, bakit walang medical, walang visa, wala kahit ano. Anong sabi ni amo? Wala daw kahit ano. Dahil hindi daw legal ang mga... ang housemaid doon. Wala daw visa ang mga housemaid sa Egypt. Mga puti-puti na oh. So, panis na. Panis na, sira na. Sa bahay ng kanilang amo, halos wala silang pahinga. Pero ang mas nakakapanlumo, hindi raw sila libre ng pagkain at kung bibigyan man sila, tira-tira lang. May amag at panis pa. Nung tumagal, mga 6 months una, binasag yung cellphone ko. Padalawa. Para hindi kayo magkasumbong. Kasi nalaman nakakonect ako sa wifi. Kayo po ba ay nakakatulog na maayos? Kayo po ay pinapakain na maayos? Hindi, hindi. Lahat kasi binibili namin. $300 lang yung sweldo namin doon. Nagreklamo si Amanda sa kanilang amo. Pwede naman daw silang mag-resign at umalis ng bahay pero magbayad muna daw ang bawat isa sa kanila ng $8,500 o mahigit kumulang 400,000 pesos. Ito raw ang halaga na binayaran ng kanilang Egyptian employer sa kanilang kontak sa Pilipinas, recruiter at broker sa Dubai at Egypt. Ang kasama niyang 2 Pinay tumakas, pinagbintangang nagnakaw, sinampahan ng kaso sa pulis kaya nagtatago. Si Amanda lang ang natira sa bahay at na-rescue ng Philippine Embassy kaya nakauwi ng Pilipinas nito lang July 13. Dahil nga nakakonek ako sa wifi nila, ako laging kumukontak sa embassy. Buti alam niyo yung embassy? Oo, na-search ko siya. Na-search mo niyo? Ano sabi po ng mga taga-embassy? 2 months din kami naghintay. Tagal nila kami na-rescue. Dahil sa kanyang karanasan sa Egypt, ayaw na niya munang mag-abroad. Gusto raw niya munang magpagaling sa kanyang sakit na ulcer na nakuha niya sa trabaho sa Egypt. Doon sa mga nakikilala nila sa Facebook, wag na lang silang magbaka sakali kasi napakahirap. Dahil nga, alam na natin, basta sa ganan, illegal na yan. Wala silang agency, direkta lilipad ka na lang. Ano na yan, sure na illegal yan. At tulad ng paulit-ulit naming sinasabi sa Balitang Global, huwag pumatol sa mga too good to be true na job offer. Mas mabuti pa ring ma-deploy ng legal sa tulong ng PUEA kesa magsisi sa huli. Jerome Padrikela, ABS-CBN News.